Hello guys! Welcome back to Becoming Canadian. Another opportunity na naman ang hahatid ng video na to. Alam nyo ba noon na nag-video ako about sa housekeeping? Kasi marami nagtatanong gustong mag-apply ng housekeeper at sinabi ko sa inyo na tatlong klase ang housekeeper o housekeeping job dito sa Canada. Pwede kang maging housekeeper sa hospital, pwede kang maging housekeeper sa bahay, at pwede ka rin housekeeper sa mga hotels at sa mga lodges dito sa Canada. Ngayon, meron tayong special na bisita. Nagpapasalamat ako sa kanya for trusting Becoming Canadian para i-share niya sa atin yung journey niya papunta dito sa Canada. So, without further introduction guys, pinapakilala ko sa inyo si Anna. Hello, Ma'am Betty. Hello, Anna. Hello po. Kumusta ka dyan? Nandito na rin. At please, nagkausap na tayo, nagkita na tayo. Salamat sa pagpapaunlak mo dito sa channel ko. Talagang nagpapasalamat ako at magpapa-interview ka dito. Kasi alam mo, maraming nagtatanong sa akin, bakit daw puro lalaki yung nai-interview ko dito sa channel ko, wala ba raw natatanggap na babae? Mayroong natatanggap na babae, kaya lang, kalimitan ng mga natatanggap na babae, nahihiya silang humarap sa camera, nahihiya silang magpa-interview. Kaya talagang laki ng papasalamat ko dito kay Anna, kasi pumayag siya. Kasi para ma-inspire din yung mga female applicants, di ba? Magandang araw po, ako si Anna. Galing ako ng Bahrain. Binabati ko yung mga pamilya ko sa Pilipinas at saka mga kaibigan ko sa Bahrain. At yun na rin. Tsaka for na. Magandang araw sa inyo. Tsaka sa lahat po ng mga viewers ni Ma'am Betty. Galing ako ng Bahrain. Nag-apply ng housekeeping, cross-country na valid. DIY lang, talagang pure DIY. Sa tulong ng mga video ni Ma'am Betty, nagawa ko lahat. Salamat Ma'am Betty. Yun talaga yung naging guide ko. Paggawa ng resume, pag-submit-submit hanggang sa pag-submit na ng application sa IRCC. Oy, ang galing naman. Job bank ka, tapos do it yourself, tapos housekeeping. Kasi mostly, mga na-interview ko, mga ibang klaseng skilled work o skilled job yung mga na-applyan nila. For your information, nandito rin siya sa British Columbia kung saan akong province na doon. Kaya lang medyo nasa interior siya. Saan ka nga sa British Columbia? Osoyoos. Ayun, sa Osoyoos siya. Kung nature's lover kayo, magugustuhan nyo ang Osoyoos. So, Okanagan Lakes, napakaganda. Tama, at diyan yung mga ginagawa yung mga famous wine nila. Ang daming winery diyan. Winery yung dami. Oo. Kailan ka dumating sa Canada? January 30, Ma'am Betty. Noong January 30, dumating ako, nag-land dito. Okay. Kwento mo naman sa amin kung paano nagsimula yung pag-a-apply mo sa job bank o pag-a-apply mo sa Canada. Yun nga, Ma'am Betty, yung una talaga yung sa resume, yun talaga ang una kong inaral. Kasi talagang kailangan Canadian format. Simple lang talaga, importante yung job duties and job responsibilities mo. Kailangan talaga nandun yung sa resume mo. Yun ang aanihin. Tapos yung yan lang, yung skills mo rin. Pagkatapos yan, nag-send na ako sa job bank. Naghanap ako ng mga ano doon, no? housekeeper. After 3 weeks, Ma'am Betty, may nag-reply na sa akin to. Actually, nag-decide ako mag-submit ng resume. Actually, January pa yon. January, after 3 weeks. January 2022. Oo, 2022. Uh-huh. Tapos yung LMI, nung na-interview ako ng amo ko, yung second interview, yun, nag-announce sila na ha-hired nila ako. Tapos, nag-send na agad sila sa akin ng job offer, employment contract. Tapos, nag-wait ako ng almost 2 months para sa LMIA. Mm-hmm.
Oh, so nung Ayun. nakita mo yun sa job bank, nag-submit ka ng resume, kinontak ka after 3 weeks, wala pa silang LMIA. Wala pa. Tapos, yung sinendan ko, 3 weeks akong send, Ma'am Betty, ha, mga 20 resume, sinesend ko araw-araw, kahit wala siyang, ano yung bang, yung naka-red? Oo, yung exclamation point. Oo, nagsesend din talaga ako. Itong employer ko, naka-red sila, wala pa sila talagang LMIA. Pero nung na-hired nila ako, nung ano, nag-apply sila. So, ayun guys ha, tingnan nyo yung nangyari kay Ana. Kahit meron nakalagay na exclamation point, yung exclamation point, ibig sabihin nun, ang hinahire lang nila ay yung mga nasa Inside Canada na. Pero nag-submit pa rin siya doon at luckily, natawagan pala siya after 3 weeks. Tapos noon, after 2 months, di dumating na LMIA. Oo, tapos hindi ko pa siya agad na i-ready ko pa yung mga ano, mga form, yung mga, kasi, at saka dahil ako nga lang talaga mag-isa, hindi ko alam kung paano, ano nang gagawin, susunod na gagawin, so nanood ako naman ako ng mga videos mo, tapos nag-googles din ako, ganyan, para tapos yun na, gumawa na ako ng GCQ ko. Yan, yan guys, nag-do it yourself din siya kasi kumbaga sa ano, limited yung resources ni Ana doon. Walang maraming mga immigration consultant doon na pwede mong kontakin, hindi mo alam kung sino ang legit. Kaya nag-do it yourself siya. Inaral niya talaga at ayun nga, nakandito na siya ngayon sa Canada. So, all in all, ilang months inabot ang process? Nung na-lodge ko siya, July na kasi ako nakapag-lodge. Tapos, sabi, 30 weeks ang processing time. So, halos 6 months yon. Hmm. Pero November, na-approve na yung application ko. 4 months lang. August, September, July. October. 4 months. Wow. 4 months, na-approve siya. Oo. July mo na siya na-lodge. Anong reason? Dahil wala pang LMIA? Hindi, kasi nga dahil, ano bang reason ko? Kasi marami pa akong inaano, tsaka yung trabaho ko, gusto ko muna siyang naging busy ako sa trabaho ko noon. So hindi ko siya na-lodge talaga kaagad. At matyaga yung employer at nakapaghantay sa'yo. Oo, tsaka nagkikipag-communicate talaga ako sa employer ko. Nag-i-email kami, sabi ko ganito, pinapaalam. Bawat step ng ginagawa ko sa ano ko, ini-inform ko siya. Sabi niya, it's okay. Yung employer, hindi naman siya nag-offer sa iyo ng agency or sarili niyang immigration consultant? Hindi. Hindi siya nag-offer. Yun lang talagang binigay niya sa amin, yung sinend niya sa akin yung Lamia, job offer, and then ganyan. Tapos sabi niya, bahala ka nang mag-process nun. Oo, ikaw na yung mag-process, it's your turn na paano ka makakaano, may ipaprocess yan sa ano. So work from yung ano mo, paano magagawa yung visa mo, gano'n. Mm-hmm. Sa Bahrain, wala naman siya masyadong mga ganyan, immigration consultant, at saka ang mahal, Ma'am Betty, ng agency, yung mga consultant, wala akong pambayad. Tapos hindi mo pa alam kung legit yun o scammer o baka ma-scam ka lang, di ba? Kasi balita ko, ang dami na i-scam sa Dubai eh. Ng mga agency. Kaya nga. Tapos, yung trabaho mo sa Bahrain, related ba dyan sa job na in-applyan mo sa job bank? Yes, housekeeper din po ako sa ano sa Bahrain. Residential apartment. Hotel residential apartment. Ayun. So guys, ayun, nakatulong yung related experience ni Ana doon sa in-applyan niya sa job bank. Kaya naman, nagustuhan siya ng employer kahit hindi siya decided na mag-hire from outside Canada. Siguro, nung nakita niya yung resume ni Ana, naging interested siya at siguro maganda yung pagkakagawa ng resume ni Ana. Talagang na-sell niya yung sarili niya at nagustuhan siya nung employer. December, nakuha ko na yung passport ko with visa. Ayun, bali inabot pala ng 1 year. Mm-mm. Dahil tinitake slowly lang ni Ana yung process dahil syempre may trabaho rin siya sa Bahrain tsaka inaaral niya talaga na mabuti ng husto yung pagdo-do it yourself. Kasi pag guys, ito tip to ha, pag nagdo-do it yourself kayo, dapat maingat kayo sa pag-fill up ng forms, tapos lahat ng documents, ma-upload nyo, yung mga proof nyo,
ng job nyo, kailangan mga naka-attach na naka-upload na lahat. Kasi mahirap na kayong magkamali o may ma-miss kayo dahil mare-refuse o mare-reject lang yung application nyo. Tinatandaan mo, nagtanong ako sa'yo yung passport ko kasi almost expired na. Yung na-submit ko. Oo. Di ba nag-message ako sa'yo kung kailangan ko nang i-submit yung bago kong passport, hindi pa wala namang email sa akin ng IRCC. Buti na lang sinabi mo na i-submit ko na siya. Para doon, lalo siyang napabilis yung ano ko, yung parang yung naging, bigla siyang naging on process, on progress na kaagad pagtingin ko sa ano ko, sa GCK account ko, nung na-submit ko yung bago kong passport, doon siya biglang bumilis. Oo, kasi pag yung lumang passport pa yung isinabmit nyo, ilan na nga lang yung natitirang months ng passport mo? Ano na lang, 4 months na lang natitira, kaya... Ayun. Kasi kung ano yung expiry ng passport nyo, yun lang yung ibibigay sa inyong work permit o working visa. Kaya sinabi ko sa kanya, in-advise ko sa kanya, na kailangan mag-renew na agad siya ng passport para mabigay sa kanya ng buo yung 2 years. Tama. Eh, saan parte ng process ka nahirapan? Sa form? Yung family information form, yun lang naman. Kasi lahat naman ng documents na COE ko, lahat naman binigay ng company ko. Kasi nagsabi talaga ako sa company, in-inform ko sila na nag-a-apply ako papuntang Canada. Which is yung company ko naman is napaka-ano nila. Supportive. Support, yes. Sabi nila okay yun kasi sa Bahrain, kahit anong gawin mo sa Bahrain talagang ganun lang. Tapos ang baba pa ng sweldo. So, binigay nila lahat yung COE, reference letter, yung mga ganun. Binigay nila talaga lahat. Matanong ko nga pala, ilang years ka nag-work sa Bahrain? 7 years ako as housekeeping. Ah, okay. Ayun, kaya naman pala napakaganda na experience ni Anna. So, ayun guys, si Anna, nag-do it yourself. Medyo nahirapan siya sa fill up ng form online kasi mabusisi yung mga form. Kaya sabi ko, pag mag-fill up kayo ng online application, dapat careful kayo. O, tapos, yun doon ka lang nahirapan. Eh, sa interview, ilan silang nag-interview? Sa interview, 2. First interview, yung pinaka-employer ko, yun, si Miss Tandy. Okay naman yung talagang ang tricky at saka talaga ang interview ay tungkol talaga sa trabaho ina-applyan mo. Magkahiwalay sila? Magkahiwalay yung interview nila? Oo, magkahiwalay. Magkahiwalay, oo. Yung first interview ko today, halimbawa today, yung second naman, after three days na yung second interview ko. So, pagkatapos ng interview mo, sinabi ba nila na hire ka na? Yes, tinanong ko talaga. Very good. Sinabi ko talaga na I really want this job. Sabi ko gano'n sa kanya. Talagang tinanong ko na doon sa ano, if I'm hired. And he said, yes, congratulate yourself because you are hired. Hindi na ako nag-wait pa ng email. Gusto ko malaman ko na talaga. Yes. Isa pa yan ha, sa tipa. Nasabi ko na yan sa mga ibang tatanong sa akin, nagme-message sa akin. Pagkatapos ng interview nyo, magtanong na kayo kung are you considering my application? Am I considered for this job position? Tanungin nyo na kagad para alam nyo na kung pasado kayo. Kung nahihiya kayo, huwag kayong mahiya kasi sa Canadian naman, wala sa kanila yan. Very straightforward sila. Sasabihin naman nila kung not at this time or meron pa silang tatlong i-interviewin tapos tatawagan ka na lang, okay lang yun. Kasi sa atin, sa Philippines, pag nag-apply tayo, tatawagan ka na lang namin. Huwag ka na umasa dahil hindi ka na matatawagan. Sa Canada, sa interview, pag sinabi nila yung ganun, talagang tatawag sila kung i-consider nila yung application mo. Lalo na kung umabot ka na doon sa first at second interview. So yun guys ha, pagkatapos ng interview, tatanungin nyo kung na-consider kayo sa position. Pero syempre, dapat maging handa kayo sa consequences kung ano man yung sasabihin nila.
Yan, saya-saya ako naman nung sinabi niya. Ang tanong ko, I got the job. Yan, ganyan. Yan, saya ako. Nag-thank you naman ako. Tapos yun, sinend na agad nila yung pagtas ng interview niya, sinend na agad nila yung job offer, employment contract. Pinirmahan ko and then sinend back ko ulit sa kanila. Kasi kailangan yun para sa application ng LMI. Oo, tama. Kasama yun. Oo. Tapos, di ka naman nagduda na baka scam to? Natatakot ka magbigay ng mga credentials mo? Hindi naman ako nagduda. Wala naman pating pera. Pero, basta nung hindi ko talaga, hindi ako nag-iisip na baka may scam ito or ano. Kasi nung nag-email siya sa akin, tinignan ko kung nag-send ako ng email sa job na sa ano na to, sa Spirit Ridge, sa trabaho ko. Tapos nakita ko, oo, nag-send nga ako. So, yun. At saka yung email niya is talagang... Talagang makikita talaga mo na legit. Mm-mm. Kasi yung iba... Quiet group. Kasi yung iba kasi, pag may email pa lang sila ng interview, nagtatanong na, Ma'am Betty, scam ba to? Ma'am Betty, legit ba to? Dapat, magpa-interview muna kayo. Interview, email lang yun eh. Wala pa namang hinihingi, interview pa lang. Diba? Ayun. By Zoom ang interview nila, hindi sa hindi WhatsApp or whatever. By Zoom pala na interview si Anna. Tapos, yung iba kasi natatakot sa interview dahil sa English. Siyempre, hindi naman natin native tongue ang English. Oo. Paano mo na-overcome? Kaya, sa interview, first, nag-search muna ako sa YouTube ng mga possible questions about housekeeping para magkaroon ako ng idea. And then, nung nandun na, nakatulong naman siya talaga. Nag-ano pa rin ako ng mga possible questions para alam ko yung mga isasagot ko rin. May idea rin ako. Mm-hmm. So, yun. Tapos, pag-interview, during the interview, nakaka-nervous talaga. Sabi ko, sa umpisa lang naman talaga siya yung nakaka-nervous. Pero after ng mga 5 minutes, 7 minutes na ano pag-uusap ninyo, medyo nagiging smooth na yung pag-uusap ng employer namin. Kasi nung naalala, nakikita niya na nasasagot ko naman yung mga tinatanong niya. At ang tanong talaga is tungkol talaga sa trabaho na in-applyan mo. Hindi yung mga ano. Mga, kasi katulad ng tanong niya na, kumusta naman ang kitchen sa ano ninyo, sa trabaho mo, how's the kitchen, gano'n. Kasi if kung hindi talaga housekeeping ang trabaho mo, sabi mo okay lang ganito, pero inaano niya talaga doon yung may open kitchen at saka closed kitchen. So that means alam niya na talagang yung work mo is talagang sa hotel or sa ano. Kasi kung hindi talaga, di ba? Mm-hmm. Ganun lang yung ano. So mostly sa about sa job experience mo ang mga in-interview sa iyo. Mm-hmm. Bigay mo naman ng mga tips yung mga nanonood sa ating mga aspiring applicants. Kung ano ang mga tips na pwede mong i-share para maging successful din sila sa job application nila. Para doon sa mga tier 4 and tier 5 na jobs. Talagang kailangan lang talaga yung tiyaga. Unang-una, tiyaga talagang resourceful ka talaga. Yung talagang mag-aano ka talaga, hindi lang sa... YouTube, Googles, talagang ganun. Tapos yung resume talaga, Ma'am Betty, napaka-importante ng resume. Kailangan talaga match yung experience mo sa trabaho ang ina-applyan mo. Talagang para mapansin talaga yung resume. Kasi sabi nila may resume tracking daw dito sa Canada. Merong resume tracking. Oo. Tapos, yeah, sa interview din, kailangan medyo anhin mo rin yung sa interview. Kahit hindi naman masyadong perfect yung English mo, okay naman yun sa kanila, may intindihan nila. As long na yung sagot mo, match dun sa tinatanong sa'yo. Ganun. Tama. Tapos, yun nga, yung mga forms, yung mga documents, kailangan mo rin talaga rin aralin. At saka hindi pa, talagang hindi porke, Ma'am Betty, yung DIY, hindi porke DIY, ikaw na talaga yung ano. Kailangan mo talaga ng employer. Kailangan mo talaga maghanap ng employer talaga, di ba, Ma'am Betty? Oo. So, ganun ng DIY, guys. Pag nag-DIY ka, lahat ikaw gagawa. Ikaw maghanap ng employer, ikaw ang
magfa-file sa immigration ng mga forms, ikaw magbabayad, lahat ikaw ang gagawa nun. Yun ang tinatawag na do it yourself. Ibig sabihin, you do it yourself, hindi ng agency, hindi ng recruiter o employer, hindi rin ng immigration consultant. Mga ilang resume naman ang naisubmit mo? Marami-rami din, Ma'am Betty. Isa-isa kasi nung nag-start ako, nung ano na yun, araw-araw, 20 resume na isasubmit ko sa iba-ibang company. Pero nag-start ka lang talaga January na mag-submit-submit. Hindi ka masyadong matagal naghanta eh. Hindi. Mga 3 weeks lang talaga may nag-email na sa akin for interview. Etong company ko nga. Ayun, napakaswerte naman ni Ana talaga. Swerte na nga eh. Tapos hindi talaga sila nag-ano ng edad. Akala ko nga, naku, makakapunta pa kaya ako. Try lang. 52 na ako. Oh guys, yung mga nagtatanong kasi sa akin, sinasabi nila, ma'am 47 na ako, ma'am 40... O yung iba nga, 39 pa lang. Ma'am, 39 na ako. May pag-asa pa ba ako? Sabi ko, bata pa yung 47, bata pa yung 49. Ayun, si Ana pala ay 52 na, guys. Hindi naging hadlang sa kanya na mag-apply dahil yung age niya, ganun na. Nandun pa rin yung confidence ni Ana na makakakuha siya ng job, na makakakuha siya ng employer, na magsusupport ng work permit niya papunta dito sa Canada. Yan ang magandang attitude ng applicant. Dapat confident ka na makakapasa ka at mapipili ka sa job application. Kasi alam mo, Ana, ang daming mga nag-a-apply na talagang nawawalan sila ng pag-asa. Sabi, napakahirap pala pumunta sa Canada. Tapos sabi daw, walang age limit, pero may age limit. Alam nyo guys, walang age limit sa Canada. Ang may age limit sa Canada ay kung papasok ka as temporary worker. Paano ka papasok ng temporary worker kung 60 years old ka na? Ay mandatory age na yan dito sa Canada, retirement age. Pero huwag ka mawala ng pag-asa dahil pwede pa rin kayong pumasok dito as visitor, as family sponsorship. Yan ang kaya sinasabing walang age limit sa Canada. Kasi kahit may edad ka na, pwede kang ma-sponsor papunta dito sa Canada. Pero hindi nga lang sa temporary work. Kasi ang temporary foreign worker program, bago ka pa mang PR, eh talagang senior ka na, di ba? Kaya ganun. So, kahit pala sa age mo, hindi ka nag-alala. Noong una nag-aalala rin ako, pero try pa rin. Try pa rin. Talagang inano ko talaga. Talagang gusto ko rin talaga na makasakali talaga. Wala namang mawawala, Ma'am Betty, di ba? Tsaka di ba, hindi ka naman tinanong about sa age? No. Hindi kasi sila, ang employers, Canadian employers, hindi sila nag-discriminate sa age. Basta alam mong gawin yung job. Wala sila pakialam sa age mo. Totoo. Hindi talaga sila nagtanong ng age, hindi talaga, kahit sa interview. Oo, hindi naman nila itatouch yun kasi discrimination yun. Galing nga ng Canada, wala silang ano, galing nga eh. Talaga, yung pagtyaga, tyagain talaga sa forms, kailangan focus talaga, tapos yung mga requirements, documents, gano'n. Tapos ang mahirap talaga din na parte yung pag-aantay ba pag na-lodge mo na, yung waiting time is really tough. Alam mo kasi, alam nyo kasi dito sa pag-apply sa Canada Immigration, may waiting game ito, tinatawag kong waiting game. Kasi pagkatapos mong may submit, doon ka naman ngayon nag-aalala sa kakahantay, nag-worry ka kung ma-approve ka. Basta take it easy lang. Huwag niyo masyadong seryosohin. Kung ma-approve. Kung hindi, di try next time at i-address kung anong reason for refusal. Ganun lang yun. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Eh, magkano naman ang nagastos mo lahat-lahat sa pagpunta dito sa Canada? Sa pera natin, 15,000 pesos, Ma'am Betty. Ah, okay. Para sa biometrics at sa work permit. Yes. Ayun. Tama. Lang. Oh, you know, guys. Tapos,
ano pa siya, exempted sa medical kasi galing siya sa Middle East. Mm-mm. Exempted. Napakaswerte naman talaga ni Ana. Mm-mm. At saka yung sa work permit, di ba, daming nagtatanong yung no IELTS talaga. Wala siyang IELTS, hindi na kailangan ng IELTS, saka ECA. Wala. Ayun. Siya. Dahil under temporary foreign worker program yan, si Ana, wala na rin siyang IELTS at ECA. Tsaka na lang siya pupunta doon kapag ipaprocess na yung permanent residence niya. Sa mga nangangarap talaga makapunta ng Canada, yun nga po, again uli, tiyaga. Tsaka yung tiwala ba, yung faith mo ba na magagawa mo yun, determination mo, yung determination talaga, napakaano yan. Kakailanganin mo talaga yung pasensya, tapos yun nga, maging resourceful ka, kung ano yung hindi mo nahihirapan ka, meron namang Google, mag-YouTube ka para magawa mo rin, at saka syempre dasal, Ma'am Betty, napaka-importante din. Tama. Tumaw. Oo. Mm-mm. Kaya nung nandun si, aswerte ko pa nga Ma'am Betty, kasi nag-visit si Pope Francis sa Bahrain, naka-attend ako ng mass niya. Naka-attend ako doon, talagang doon, pinanalain ko talaga na sana naman ma-approve yung application ko. Then after 2 weeks nga, naka-receive ako, nag-email na sa akin ng IRCC to check my account. And it's approved, my application was approved. Nasaan ka nang nalaman mo na approve ka? Nasa trabaho ako, tapos may email sa akin, IRCC, check your account. Maraming salamat din, Ma'am Betty. Napakalaking tulong yung mga videos mo sa akin. Yun talaga yung sinundan-sundan ko. Kaya maraming salamat din, Ma'am Betty. Si Ana yung isa sa masugid kong followers sa aking channel. Nung nag-uumpisa akong mag-apply, mag-ano resume, mula sa paggawa ng resume hanggang sa till the end, kayong nakatulong. Hanggang sa flight. Hanggang sa flight, oo. Salamat, Ma'am Betty. Okay, you're welcome. Salamat din. Bye. Okay, Ana, maraming salamat sa chance na binigay mo sa akin para ma-interview ka at ma-share yung journey mo papunta dito sa Canada. I hope meron kayong natutunan at maka-inspire sa inyo itong story ni Ana. So, housekeeping job siya. Galing siyang Bahrain. At nandito na siya ngayon sa British Columbia. So, nandun yung determination niya kahit yung age niya, hindi naging dahilan para hindi niya i-pursue yung dream niya na makapunta dito sa Canada. Thanks for watching, at for those who haven't subscribed yet, just hit the subscribe button. And of course, the notification bell. I-click nyo na yung all para lagi kayong may inform ng mga ganitong klaseng video. Thanks for watching, and God bless to all of you.